lupa. Nag-prepare na ulit tayo ng punlaan. Sasabog tayo ngayong araw. At ngayon, nagkakama tayo ng punlaan. Ayan, may kasama tayong tatlo nag-aayos ng kama ng ating punlaan. Tag-ulan. Kaya tayo ngayon ay wet season. Inbreed. Dahil mahirap mag-hybrid kapag tag-ulan. Kasi sa panahon ng tag-ani, na ang tanim natin hybrid, na malalaki ang uhay. Yung minsan may mga malalakas na bagyo ng September na nanlalabas, October na gumugulang, naglalaman ang ating palay ay medyo mahirap, medyo risky. Kalimitan eh, kapag ganun, baka mahigpa ang ating tanim. Kaya inbreed lang tayo ngayon. At sa oras na to, tayo ay nagbe-prepare na ng punlaan para sa ating 160 inbreed. At mga kalupa, bakit ba natin kinakama ang ating pinagpupunlaan? Ang gawain ito mga kalupa ay matagal ng tradisyon na nating mga maglulupa, magsasaka, lahat naman ay ito'y preparasyon para sa isang maayos na pagpapasibol ng ating binhi. Kasi ang totoo niyan, ang ating binhi, inbreed man o hybrid, ay napakasilan na sa kanyang germination stage ay kailangan ni makasiguro tayo ng 100% na sibol, sikal ng ating binhi, dahil yun ang importante sa pamumunla. Dahil kapag ang punla mo ay paltos, siguradong paltos din ang magiging pagpapatanim mo at magkakaproblema ka dahil maghahanap ka muli ng binhi. Yun yung panahon na minsan wala ka nang makuhang binhi, dahil kapag ganito mga panahon, paunahan ng mga magsasaka, mga maglulupa na maghanap ng binhi. Kaya kailangan maingat na maingat ang proseso ng pagsasaayos ng punla at pamumunla ng ating mga binhi. Kaya mga kalupa, kinakama natin ang ating punlaan. Ang purpose ay upang mas maganda yung germination ng ating binhi. Bukod sa ron, kagaya halimbawa ng panahong itong tag-ulan, wet season, medyo maambon, minsan may bagyo, kailangan ang punla natin ay nakasiguro na nasa ibalugbog. Nandito sa mismong ibabaw na hindi siya nabababad sa tubig, dahil ang ating binhi kapag nabababad sa basa ay hindi rin tumutuloy ang sibol. Bagamat napasibol natin, napageminate natin, pero pag nilipat natin sa linang na masyadong matubig ay hindi siya sisibol. Masasayang po ang pagpapasibol natin ng binhi. Kaya kailangan trabahunin natin ang pagpapakama. At yun po ang purpose ng ating punlang isasabog dito sa mga kinama natin ito, ay maging makasiguro ng 100% na siya ay sisibol. Dahil kapag ka hindi, ay siguradong kukulangin ang ating punla kapag tayo ay nagpatanim. At yun ang malaking problema, kasi pagka ang ating punla ay kinulang sa oras ng ating schedule ng patanim, ay siguradong mahirapan tayo maghanap ng pamalit, dahil ang mga magsasaka sabay-sabay na namumula at hindi kailangan umasa ka ng pag-aabang ng punla sa tira ng iba. Kailangan kung maaari nga yung punla mo mismo ay sumobra para sa pansarili mong konsumo, lalo't higit kung tag-ulan, na minsan ang nagiging problema, mag-uulit ka ng tanim. Kapag ka nakachimpo ka naman ng patanim na bigla namang umulan o biglang bumagyo. Kasi minsan yung mga schedule na to, hindi mo na pwedeng antalain kapag ka yung preparasyon ng bukid mo ay plastado na. Nakabunot ka na ng punla, nakapagpalinang ka na ng kabuoang tubigan, tapos magkakaroon nga ng bigla ang subasko sa tag-ulang panahon, ay magkakaproblema. Kaya kailangan maayos ang preparasyon ng punlaan para makasiguro na ang punla natin magkakaisa sa ating preparadong bukid na tataniman. Ang pwede lang maging easy-easy minsan, pero hindi rin pwede kapag second crop, kapag panahon ng tag-araw. Kasi doon kontrolado mo ang panahon. Faktor na lang ng pareparasyon ng bukid ang kailangan mong ayusin. Dahil tag-araw, wala kang kalamidad na inaasahan. Mapwira, mamroblema ka sa tubig. Kasi kapag ka second crop,
tubig naman ang nagiging factor na tayo ay hindi mag-aani. Pero imposible naman hindi mag-aani dahil madali na gumawa ng pamamaraan. Ang mahirap kalaban ay ang kalamidad ng tag-ulan. Dahil kapag ka may bagyo at ikay naka-schedule na ng pagpapatanim, napakahirap mga kalupa. Masakit sa ulo, bukod sa ron, yung mga gamit na dapat mong gamitin, kagaya halimbawa ng punla mo na hindi mo na isaayos, ay kukulangin ka. Napakahirap maghanap ng pamalit. Kaya mga kalupa, yun ang importante factor na ang ating punla sa kanyang panimula ng pagsasabong na kagaya nito ay preparado ng maayos. Kaya ginagawa nating maayos ang kama na pagsasabugan ng ating punla upang ang ating pagpapasibol ng ating punla ay makasiguro na maayos, maganda, lahat sibol 100% germinated at ng ang pagpapatanim ay hindi na maabala at maantala dahil lamang sa hindi maayos na pagpapaprepara ng ating punlaan. Kaya mga kalupa, importante, punlaan pa lamang, pagpapakama pa lamang ng ating punlaan, maayos na. Para ang problema na lamang natin ay ang linang natataniman. Tama lang parating. Yung tamang medyo malalaki ang puno para kahit medyo labak ang taniman ay di may laban kasi tagulan nga, kailangan marunong lumangoy ang palay pag lumubog.